bantayan ko siya kasi baka bigla siya lumabas eh. Kala niya, makita ko sa inyo kung gusto niyo makita. Pero kung ayaw niyo makita, pwede na lang kayo pumikit. So, kakauwi lang namin ngayon galing work. And then, ngayon ay summer pa din ngayon dito sa Japan. And then, siguro next month mag-start na mag-autumn, then winter. Pero, simula kagabi, na-realize ko na sobrang dami pa lang or nagkaroon ng mga insekto dito sa bahay, especially ng mga maliliit na ipis. Yung ipis, na-realize ko siya kahapon na marami pala talagang ipis. So, inaksyonan ko na siya. Actually, kahapon, may nakita akong kanyang kalaki. Tapos, lumusot-lusot siya doon. Tapos, gigil na gigil ako sa kanya. Tapos, inisprayan ko siya ng... Wala kasi kaming mga pang-spray ng mga cockroach. So, ang pinang-spray ko na lang sa kanya ay, ano, hairspray. Parang medyo nangilo-ngilo naman siya, pero di siya namatay. Tapos, sumuksok siya doon sa suksukan. Tapos, ang isa-share ko ngayon sa inyo, uy, sorry nga pala sa mga madidiriin ko na kung nandidiri kayo sa mga gantong usapan, hindi ko alam kung nakadiri ba't or what. Kung nasa Japan kayo and naghahanap kayo ng mga product na pwede nyong magamit anti-cockroach, eto, papakita ko sa inyo yung nabili ko. Buong parang spray. Hindi ko alam kung effective ba to or what, pero nabili ko siya ng parang 500 something yen. Hindi ako lagi sure sa presyo. Parang sabi nating 600 kasama na yung tax. Ang pangalan niya ay Gokiburi Push Pro. Ganyan yung itsura niya. So, mamaya, tinakpan ko yung tinaguan ng ipis kahapon eh. So, kahantigin ko siya mamaya. So, ito yung itsura ulit. So, just in case lang, malay nyo, naghahanap kayo. Ayan yung hahanapin nyo. Tapos, etong spray na to, siya daw ay two-way. Pwedeng spray mo ng ganyan para... Pwede mong spray ng ganyan para spread siya. Or, ganyan mo para naka-direct sa mga sulok-sulok. Diba? 150 ml siya. And then, yung isa naman ay... Ito. Parang same lang sila ng brand. Pero ito naman, pang-catch. Pang-catch siya. So, nabili ko to. Siguro mga 700 yen naman. Mas mahal lang siya konti. Tapos, meron siyang anim na pang-catch naman to. Ilalagay mo lang kung saan-saan. So, ganyan yung itsura niya. Meron lang siyang instruction sa likod. Then, may ka-partner to yung parang food. Di ko alam eh, parang may something. Sa kabilang ganito. Yan, may ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 din. Baka... So, kukuha lang siguro ko ng isang ganyan. Tapos, meron, ayan o, sa ilalim, may ganyan. Parang hilain mo siya. So, hilain ko. Hilain niya ba? Okay. Tatanong ko lang kay Josh kung paano ba. Wait lang. So, andito na si Josh. Feeling ko, wait lang bago ko magsalita. Feeling ko, eto, tatanggalin mo yung ganyan. Tapos, ayun, merong nakatape doon. Tapos, paganyan siya. Based lang sa aking pagsusuri. Pero tanongin ko si Josh. Paano? Medyo slow kasi kung mag-intindi ng mga instruction. So, pero sa tingin ko, tama, no? Paganyan siya. Alam ko. Ganto? So, ayan, tanggalin ko siya. Ba't ganun? Tinanggal ko. Tapos, pagkatanggal ko, meron pa din siyang parang plastic. Tapos may something siya sa loob. Okay. Yun na ba yun? Ganyan lang? Mm-hmm. Maamoy na nila yan? Gusto mo yun? Oh, tanggalin ko. So, tama nga ako. So, pagkatanggal mo no, tapos may parang plastic pa siya doon. Hinayaan na naman yung plastic. Tapos, ayan, may parang lagay doon yung parang yun. Sasakto mo lang siya doon. Uy! Maamay nga siya. Ganyan lang.
So, ganyan lang. Sarado mo na. Ganyan lang itsura niya. Tapos isasarado na siya. Alas ng ganun. Ibabalik lang siya. Okay. So, sa CR isa. Tapos sa living. Tsaka sa kitchen. So, tatlong ganito. Gagawa tayo ng tatlong ganito. Uy, grabe. Ang tagal ko kaya dun kanina sa bilihan ng ganito. Hindi ko talaga alam kung anong bibili ko. Ang hirap kaya. So, sa mga... So, sa mga kanood nito, at least may idea na kayo. Kanina kaya wala. Nag-search sa Google lang yun. Hindi ko alam. Ay! Ang easy open dito. Ito, kanina dito ko siya binuksan eh. Mali pala. Ito pala parang pipindutin mo konti niya yan. Tapos, diba? Smooth. Yan. Tapos, lagi silang may easy open. So, dito, parang, ayan o, naka-fold siyang ganyan. Kaya siya may ganyan para mas madali mo siyang mabuksan. Ayan o, tignan niyo. Mas madali siyang buksan. Hindi katulad ng pag walang ganyan. Ala, baby, itong isa natanggal naman. Shit. So, itong pangalawa, natanggal yung parang plastic dun. Ano ba talaga? Sige, basta hayaan ko lang siyang ganyan. Go with the flow lang. Ayan, natanggal naman yung plastic niya. Hindi ko alam eh. So, parang dapat natanggalin. Ayan, ganyan. So, nakatanggal siya. Oh. Lagay ko lang yung nakabukas sa CR kasi parang dami kong nakitang ipis doon. Pupunta tayo sa CR. Lagay lang natin siya sa sulo. Siguro, let's put it here. Tapos, yung pangalawa, dito ko ilalagay sa mga ilalim ng basurahan namin. Kasi, sabi ni Josh, nandun daw yung mga food. So, lagay ko lang siya dyan. Then, yung last one, ha? So, yung last one, ilagay ko lang siya sa ilalim ng sofa namin. Kasi, medyo sulok dun. Sa ilalim ng sofa. So, dyan siya pupunta. Yun na. Tapasahan tingin natin yung kanina. I mean yung ipis kahapon. Itagal ko talaga yung inano yun. So, gamitan ko siya nito. Huntingin na natin siya. Huntingin natin. So, dito siya nagtago. Papakita ko sa inyo. Kasi dito sa apartment namin, sa loob lang kami nagsasampay. Tapos, meron kaming ganito. Meron kaming ganyan. Tapos binababayan. Tapos dyan mo ilalagay yung parang sampayan para makapagsampay ka kasi wala kaming parang terrace. So, nandyan siya kahapon. So, hintayin ko na lang siya lumabas dun. Tapos ngayon, mag-spray na lang ako sa mga sulok ng bahay namin. Kasi... Kasi dapat mag-spray. Grabe, patapos na yung summer. Ngayon ko lang talaga naisipan to. Bantayan ko siya kasi baka bigla siya lumabas eh. Kala niya. Pero yung mga ipis naman dito, hindi naman yung mga nakakatulad nung sa Pinas na malalaki. As in, sobrang liit lang nila. So, mamaya, pag may nakita ako, ipapakita ko sa inyo kung gusto nyo makita. Pero kung ayaw nyo makita, pwede na lang kayo pumikit. Hindi, totoo nga rin ito. Pag nakakita ko mamaya, pakita ko sa inyo. Kasi ganun lang talaga kapiranggo. Tapos, nung isa may isang toldo ko lang na ganun. Wait lang kayo. Pakita ko sa inyo. So, ayun lang sa usapang insekto. Uy, talaga promise talaga kasi kanina, kaya ako talaga ginawa tong video na to kasi kanina, hirap na hirap talaga akong mag-search ng gagamitin ko pang patay ng mga
ipis na yan. So, sana makatulong itong video na to para kung nandito kayo sa Japan especially. So, alam niyo na yung mga bibili. That's it for today's video. Sana may natutunan kayo. Sana talaga. Thank you for watching kahit ganito yung content na ite. And see you on my next video. Bye!